paano i-apply ang pintura waterproofing para dito sa pader na ito sa simpleng paraan. Una, ganito, imimix natin yung pintura syempre. Kasi kung napansin ninyo, iba ang kulay. Kasi yung mga pigment nito o mga timpla nito, nakalutang yung iba. So kailangan nating haluin ng gusto. Ganitong gagawin. Makikita ninyo mag-iba ang kulay nito mamaya kasi nga nakalutang siya. Ganyan lang. Unti-unti na siyang lumabas yung kulay na nasa ilalim. Mga gustong magtanong kung anong kulay ito, Arcadia ito ng Rain or Shine. Bakit ito ang pinili ko? Yan ang magandang tanong. Bakit ito ang pinili kong kulay? Siyempre, una-una gusto na mayari ito. At baka gusto niya akong tanungin kung bakit hindi ko ito tinimpla. Baka isipin niyo niya kung marunong magtimpla. Guys, mahigit 1,000 colors kaya kong timplahin. Kaya lang ito ang pinili ko na pintura, ready mix na siya. Dahil pagka tinimpla mo ang isang pintura at that dark color ang pintura na gagamitin mo, madali siyang kumupas. Hindi abutin ng isang taon, makikita mo yung diferensya, yung epekto ng pintura na tinimpla mo. Magkaiba po kasi yung gamit na pantimpla doon sa factory ng pintura kaysa ginagamit natin yung mga tinting color o acricolor o kahit anong klase. So yung nabibili natin sa tindahan, yun yung mga acricolor, mga tinting color. Pero yung gamit talaga doon sa factory na ginagamit nila, liquid na colorless. At doon mo lang makikita na magkakulay siya, kung anong gusto ng kulay nilang palabasin, pag naihalo na, pag nahalo-halo na yung mga chemicals. So ito, okay na. Next, linisin natin yung area kasi yung alikabok nito, yung dumi, kailangan matanggal bago natin pinturahan para makita natin yung magandang resulta. Nalinisan natin yung area na ito. Ito naman, sampo lang naman ito para lang makikita ninyo kung paano talaga natin gagawin ng tamang paraan. Next, alisin ang alikabok. Dahil meron itong alikabok, nililihan natin siyempre. Gamit ang Varnish. Ang makapangyarihang Varnish. O diba? Ngayon na nalinis na natin, ang surot natin gagawin, siyempre paguluman na natin, malinis na eh. Pero bago natin paguluman, make it sure na meron kang kagaya nito sa pin. O kahit anong klaseng sa pin, basta may sa pin lang. Kasi nga guys, pag nagpipintura ka, kahit gano'ng magagaling na pintura, yung talsik, hindi mo maiwasan. Yung tulo, pwede mo maiwasan. Pero yung talsik na parang ambo ng ulan, hindi talaga maiwasan yan. So, kailangan natin ang sa pin. So, ganito guys. Simulan na tayo para makita ninyo kung ano ang resulta. Simula dito sa dulo. Yung bagong sausaw na roller ha, sa pintura, huwag isimula doon sa dulo o dito sa baba. Dapat nasa gitna ka. Ganyan. Bakit? Para ma-deliver ng gusto yung pintura. Pantay. At isa pa, pag nag-roller ka ng ganyan,
kunwari sa ganitong area, isang dugtong lang yan. Ibig sabihin na isang dugtong, pagdako mo ng ganyan, magdudugtong ka ng isa, di ba? So, dalawang dugtong. Ang mangyari nito, para mo may pantay, pag natapos na yung dalawang dugtong, tapos na yung dalawang dugtong. Saka mo ngayon babalikan. Balikan mo siya na hindi mo kailangang hindi ng gusto. Kung magkabanti ka ng dalawa, atras ka ng tatlo. Ganyan. At kung papagulong ka, hindi maiwasan yung ganyan, di ba? Yung resalti sa gilid. Ang area na to, kapal. Lalo na kung iwanan mo siya, hindi magandang resulta pag dinugtungan mo. So, ang kailangan mong gawin yan, kailangan mo siyang burahin. Kung kailangan mong umalis. Pag hindi naman, eh okay lang. Burahin mo yung kanto na yan, ganyan. Kailangan walang resulti. Ngayon, para sa mga nagtatanong, ano ba yung resulti? Ganito yan, oh, mga boss. Ayan, oh, nakita niyo yan. Nagtungan yun yung tinatawag mong resulti. So, kung kailangan mo nang iwasa, eh, iwanan yung area at hindi pa tapos, gaya nito, na malaki pa doon, hanggang doon. At gusto ko nang iwanan, kailangan kong burahin yung resulti ngayon. So, ang pagbura ng resulti, huwag mo siyang diinan. Panipis ng panipis hanggang doon sa dulo. O, diba? Napakadali lang.